Matapos ang tatlong buwan na lockdown, muling nagbukas sa turista ang Boracay Island. Laking ginhawa para sa gurong si Janine ang makarating sa Boracay ngayong may pandemya. Yung opportunity na makapunta sa Boracay or makalabas at least ng house after at least 2 years of pandemic. So yun, malaking relief siya sa mental health. Karamihan sa mga dumating mula NCR Plus ay magkakapamilya, kasama na mga bata na pinayagan na rin ng IATF. Unti-unting nabuhay ang mga maliliit na negosyo. Si Irish na naglalako ng souvenir, inalala ang pinagdaan ng hirap sa nakaraang tatlong buwang lockdown. Ay, yung asawa ko sir, yung naninisit kong gabi ng isda, makabinta ng 1 kilo, 2 kilo yun, may pambiling bigas, kahit papaano, may inuwi kaming 300, 500. Maayos na rin ang kita ng e-trike driver na si Mang Dominador. Sa ngayon, medyo okay na dahil marami ng bisita na pumapasok. Ang sa dati na wala pang bisita, puro na taga rito. Higit 3,000 na ang dumating sa Boracay mula June 1. Malaking bagay ito sa naghihingalong ekonomiya ng isla. That's awesome. I mean, we need to rebound again. We need to have tourists. Otherwise, we cannot sustain ourselves. Pero ang problema, may mga pumapasok bit-bit ang peking RT-PCR test. May 7 nahuli. Umapila ang Department of Tourism sa mga bakasyonista. Hassle, instead na mag-enjoy sila dito, ipo-pull out sila, ipa-quarantine sila, iti-test sila. So, yun siya. So, sana naman, no, we really encourage sa World Tourist coming here that they have to comply mga legit requirements naman po. Iminungkahin na rin ng Boracay Chamber of Commerce ang antigen test para sa mga residente at manggagawa, lalo na yung labas-masok sa isla. One thing that I hope the LGU is adopting is that even residents are going to be tested when they come back to the island. Nag-iingat ang isla, lalo't nakapagtala rin ng 17 bagong kaso ng COVID-19 sa Malay noong Hunyo 6. Kahit nasa paraiso, kailangan sumunod sa health standards hanggat nariyan sa paligid ang banta ng virus. Stanley Palisada, ABS-CBN News, Boracay.